Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, espesyal na ito pong ipagdasal ang lahat ng mga may sakit sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Atin pong ipanalangin sila, lalo na po yung mga nasa bingit ng kamatayan, na nawa kamtin nila ang biyaya ng muling pagkabuhay katulad ng pangako ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kasama po nating ipinagdadasal ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pagitan ng ating live streaming, yung nasa kanilang mga tahanan na nakikiisa sa ating pagdiriwang. Atin din pong ipinagdadasal at wine-welcome ang ating pilgrims ngayong umagang ito. Kayong lahat na naririto, lalo na po ang grupo or ang Missionary Catechist of the Sacred Heart kasama ang kanilang Superior, Mother Superior, Mother Julie Micosa at ang kanyang council at yun pong kanilang mga postulants. Simulan natin po ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit
pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Palayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayon na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan. Inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, 'Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala?' Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo." Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya noon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudiyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ang iyong ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo sa ilalim ng anong puno ninyo, nakita ang inyong pinagbibintangan." At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon,
pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putuling ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan nilang namatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ang kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tayo po ay magsitayo. Sinabi ng pungmal, di ko nais na mamatay sa mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis,
simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lipo, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana. Kayin din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at sa mga karatig lalawigan. Ano pong pakiramdam ng nahuhusgahan? Kayo ba'y may karanasan na kayo hinusgahan? Sa kahit anong kapamaraanan, ang paghuhusga ay hindi magandang pakiramdam. Ito man ay totoo at hindi, hindi magandang pakiramdam ang mahusgahan. Yung minsan ay dadaan ka sa inyong kapitbahayan, yung alam mong parang ang mata ay lahat nakatingin sa iyo, kahit wala ka namang ginagawang masama. Sila'y nang huhusga sa maaaring kung anuman ang kanilang alaman. Pero lagi ang paghuhusga, hindi magandang pakiramdam. Sa mga pagbasa ngayong araw na ito, ibinibigay sa atin ang dalawang katotohanan. Si Susana na walang kasalanan ay pinagbintangan. At ang babaeng may kasalanan sa mabuting balita ay hinuhusgahan. Magkaibang katotohanan ng buhay, pero iisang awa ang tinanggap mula sa Diyos. Walang kasalanan si Susana, kaya marapat na siya'y iligtas. May kasalanan ang babae. Dapat bang siya'y parusahan? Sa mata ng mundong ito, sa mapanghusgang mata ng mundong ito, dapat parusahan, Father, nagkasala eh. Nakiapid eh. Kinakabit ang aking asawa eh. Ay, sasabunutan ko yan. Sa mata ng mundong ito, kailangan parusahan ang nagkasala. Pero ang Diyos, hindi ginagamit ang mapanghusgang mata ng mundong ito. Ang Diyos, iisa ang pagtingin sa ating lahat. Makasalanan ka't hindi, iisa ang pagtingin sa atin ng Diyos. Dahil iisang mata ang ginagamit ng Diyos, ang mata ng Kanyang pagmamahal. Biruin ninyo, sumikat ang araw ngayon, galit ka't hindi kagabi, nagkasala ka't hindi kahapon, sinikatan ka ng araw. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, sa mga pagkakataon na tayo bumabagsak at nagkakasala, huwag mahiyang lumapit sa Diyos. At sa mga pagkakataon ding iyon, pag-iingatan natin ang ating mga ginagawa. Kasi minsan, kapag ka alam mong ikay nagkasala, gusto mong idamay ang iba, yun ay gawain ng demonyo. Yung ayaw mong mapahiyang ikaw lamang, damay-damay na, kaya magbibintang ka. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 324, ang ating lokal na katisismo dito sa Batangas, "Pag-ingatan ninyo ang inyong saloobin at mga iniisip, sapagkat diyan nagmumula ang lahat ng kabalbalan ng tao." Ang lahat ng kasalanan natin ay nagmumula sa ating masamang saloobin at pag-iisip. At bakit namumuo ang mga saloobin ganito? Dahil naranasan mo ang paghuhusga ng mundo. Dahil doon na umikot ang iyong mga oras at panahon
upang ipagtanggol ang iyong sarili sa mapanghusgang mata ng mundong ito. Yun ang magiging problema kapag hindi mo pinabayaang papasukin ang awa ng Diyos sa iyong buhay. Lagi ko nga pong paalaala sa inyo, wala kang pwedeng gawin para baguhin ang katotohan ng mahal ka ng Diyos. Di kay lagi kong sinasabi, eh Father, ako naman po ay sinungaling eh. Ikaw yung sinungaling na mahal ng Diyos. Father, ako po'y nasa maling relasyon. Ikaw yung nasa maling relasyon na mahal ng Diyos. Father, ako po'y miyembro ng Marites, Padre Pio Chapter. Ikaw yung miyembro ng Marites na mahal ng Diyos. Wala tayong kayang gawin para baguhin ang katotohanan iyon. Dahil kahit kailan, hindi gagamitin ng Diyos ang mapanghusgang mata ng mundong ito. Ang lagi niyang ginagamit, ang maawaing mata ng pagmamahal. At ang panahong ito ng Kwaresma, mga minamahal, ay isang natatanging panahon para bumalik tayo sa Diyos. Sa anumang ating kasalanan, sa anumang ating kahinaan, sa anumang kahihiyang ginawa natin sa buhay, ang Diyos kahit kailan, hindi magtatanong kung bakit ka nagkasala. Hindi siya magtatanong kung bakit may mga paborito kang kasalanan. Ang tanging gawain ng Diyos, maghintay kung kailan ka magkakaroon ng lakas ng loob para bumalik sa Kanya at muling ibalik sa iyo ang karangalan bilang anak ng Diyos. Yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Habang papalapit tayo ng papalapit sa mga mahal na araw, sa ating tuwirang pagninilay sa ginawang pagliligtas sa atin ng Diyos, hilingin natin sa Kanya ngayon sa banal na misang ito, sa pagtanggap natin sa Kanya sa komunyon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang sa lahat ng panghuhusga na aking tinatanggap sa mundong ito, mapuno ako ng iyong pagmamahal. Nang sa gayon, hindi ito ang maging patakaran ng aking buhay, bagkus maging dahilan upang ako'y bumalik sa iyo sa kabila ng aking kasalanan. Sapagkat mahal mo ako, maging sino at anuman ako. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa buong sambanyan ng banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giling mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag
ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ang Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ay pinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakirang may salat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pitiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa para maayos sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kami ay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papalad ng mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuhis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Kahit na mawala sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat kong ipapasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiinawa nitong walang hilig na masama. At sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa na Hesukristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit.
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Papatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kuwaresma, mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali, at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kuwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng istasyon ng krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-5, ngayong Sabado, 1 ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay nangyayahang magdala ng kandila at puting panyo. 6, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisimula natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. 7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Sa ganap na 10 ng umaga, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Kapwa natin ianay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.